Senator Coco, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Opo, kumusta po sa Marikina? Hindi kayo binaha? Okay naman po. Okay naman, nakamonitor tayo sa water level ng river. So, hindi pa naman siya first alarm. Okay lang. Opo, ay salamat okay po. Thank you. Sige po, Senator Coco, ano pong inyong assessment kahapon sa una pong pagdinig dito nga po sa kaso ni Kibuloy? That was the best that we can do. Kasi si Pastor Kibuloy, nag-invoke naman ng kanyang rights and privileges. Siyempre, mahirap kasi sa Senate hearing, you cannot cross-examine yung testigo na, yung nag-aakusa sa'yo, hindi mo ma-cross-examine. So, sabi niya, ang best scenario ay sa korte na. Mm-hmm. Opo, hindi nyo po ma-cross-examine, pero di ho ba ang inyo pong sabi din sa akin nung kayo nakapanayam ko lately, kaya po ninyo gusto pong tawagin din itong mga resource persons sa EJK at ilang pang issue sa War on Drugs ay para nyo din ma-cross-examine yung pong mga humaharap dito po sa Kamara? Ng senador. Iko-cross-examine ng senador. Ako, Bala kong i-cross-examine sila to test their credibility. Okay, opo. Dito po sa mga biktima po nitong umano'y biktima po ni Pastor Kibuloy, ano po ang inyo pong basa po sa kanilang credibility? Ano naman yung kwento nila? Credible naman. Pero siyempre, ang best method kasi na naimbento ng tao sa ngayon, ha? Is really a cross-examination. Mm-mm. And it must be a cross-examination ng interested party, hindi ba? So, say, yung taong inaakusahan, ipa-cross-examine mo sa kanya. So, sa korte na po yun. Ngayon, opo. Kami naman na nagpa-participate doon, kahit minomonitor ko rin naman sila online, nakatingin tayo sa ano yung possible, anong posibleng papel ng legislatura rito. So ano yung possible ano ba yung kahinaan pa ng law? Mm-mm. Actually ang naiisip ko nga diyan parang ano ba ito ang analogy ba rito ay para ba itong fraternity na ganun, so meron na tayong anti-hazing law. Mm-mm. O ito naman meron silang mga punishment na sinusunod naman nila. Mm-mm. Kasi nga ang sinasabi nila na control naman yung pag-iisip nila. 'Di ba? So yun pero actually, ang worrisome dito, Manong Ted, baka, kung totoo lahat ng sinabi, this is just more than mind control. Meron palang may enforcement mechanism na napansin nyo ba yun, na meron ding allegation na meron ding mga enforcer. Yun na po, doon siguro tayo titingin, doon ang possible opening para sa legislatura. Opo. May mga organization na akala mo, tang-ayon lahat because nakumbinsi sila, naging mind control, pero meron din palang physical enforcer. Yun na yung babantayan natin. Klaro na yun. Pumupunta na tayo sa mga klaro na sitwasyon. Doon sa mind control, yun ang hindi klaro kasi how can you legislate na ang tao ay huwag kayong sumang-ayon dyan sa narinig ninyo. Huwag kayong maniwala dyan sa narinig ninyo. Mahirap yata isulat sa batas yun. Pero kung yung may physical na, bumabalik na ngayon tayo sa mga normal na mga paraan to control behavior kasi ang mga criminal law natin, behavior po yung kinokontrol diyan So Senator, ano pong tingin niyo dito po sa kaso po ng hearing dito kay Ginoo, kay Pastor Kibuloy? Ito ba'y kinakailangan pa ng mahaba pang pagdinig, ilang pang pagdinig? I-check ko nga kung in-adjourn na ba ni Senator Risa Ontiveros. Kung in-adjourn na niya, di tapos na po yun. Okay, opo. Sige. Na-adjourn ba? Kasi hindi ko na natapos kasi hapon. Hindi ko rin natapos. May bisita kasi ako, Ted, umalis din ako. Kaya opo. I-check ko na lang kung suspended or adjourn.
Pero let us assume na suspended lang. Mm-hmm. Siguro kung suspended lang ito, baka one more hearing. Hindi na po dapat pahabain pa ito. Okay, sige po. Doon po sa inyo pong, kayo ho mismo ba ang magiging lead chairman po dito sa EJK issue, sa War on Drugs ng dating Pangulong Duterte? Okay, kaklaruhin ko lang. Ang instruction po as subcommittee chair galing sa mother committee, na si Senator Pia Cayetano ang nagbigay ng instruction, I am to investigate the Philippine war on illegal drugs. Mm-hmm. So, hindi to lahat ng EJK. Ha? So, kunyari, may patayan dyan because STL ang issue, mag-hands off na muna ako doon kasi Philippine war on illegal drugs. Eh. Mm-hmm. So, and then kahit may operation na walang namatay basta about illegal drugs, ikasama rin 'yun. So hindi kailangan may mamatay. Uh-huh. Ang tinitingnan natin is paano kinoconduct ng Philippine government ang kanyang anti-illegal drugs effort. So ang aking interpretation kasi ganoon ang pagka-phrase ng aking chairperson eh. Mm-hmm. So ililimit ko na lang ito. Umpisahan ko to sa Duterte administration hanggang ngayon. Mm-hmm. So yun, Duterte administration hanggang ngayon. Opo. Sige, so meron ho kayong schedule, di ba, ng inyo pong first hearing. Hindi ho naman imbitado kaagad dito ang dating Pangulo. In-invite na. Ah? Mm-hmm. Kasi may mga senador na nag-suggest, may mga listahan din sila, di... in-honor ko rin yung listahan nila, in-invite ko. Opo, how difficult will this be for you, Senator Coco, yung management po dito ng proceedings, considering na may mga senador na, well, gigil, confront yung mga tumistigo doon sa Quadcom, and then iba pong senador din na gusto po talagang busisiin din itong naging patakaran ng pamahalaang Duterte, to curb illegal drugs. Ngayon pa lang nakikita ko na yung kahirapan nito pero I will have to beg for their patience. Kailangan pasensyoso kami, hindi pwedeng tapusin namin sa isang buwan ito. Eh ang nangyari Ted, ito sasabi ako na ito lang first time ko sasabihin sa inyo. Ang imbitado nung original konti lang eh, wala pang 10 eh. Eh ngayon, umaabot na tayo sa 30 eh. Pinagbibigyan ko na lang yung mga kasama ko. Ang dami nilang gustong imbitahin. So sabi ko, sige. Pero i-manage ko yan sa Lunes na ano lang kami. I mean, hanggang 4 o'clock lang kami kasi may gagawin pa naman kaming iba eh. So hindi naman kailangan namin ito pamorningan. Kaya na patience, ipipacing natin ito. Mm-hmm. Dapat, so, di ba, inimbita ko na muna lahat. Siguro 30 na andun. Tapos makikita natin gano'ng kadami yan. Nandiyan, the next schedule, kung yung sino yung hindi nakapagsalita, yun ang i-schedule natin. Pero nakita ko yung excitement ng mga kasama ko. Ang haba-haba ng listahan na gusto nilang imbitahin. So pinagbigyan ko muna sila. Pero I can now foresee the difficulty. Pero we will try our best. And then nakiusap tayo na hindi natin ito tatapusin sa isang hearing. Hindi naman kaya. Sino itong mga kasamahan nyo na nagdagdag po ng kaninyo'y marami pang dapat na imbitahin? Oh, marami. Siyempre, respeto ko rin sila kasi pantay-pantay lang naman kami dyan. Ako, meron akong 6 na pinaimbita. Mm-hmm. Yung iba, may mga jam, 10. Mm-hmm. O yung iba, meron namang isa lang. Pero siyempre, i-accommodate ko na muna para makita ko yung... Pero meron akong tinanggihan na doon. Sabi ko, sobrang dami na. Hindi na pwede kasi opo. Ang binabala ko, 10 o'clock mag-start, 4 o'clock, kailangan ko na mag-end kasi meron din tayong kailangan gawin. Eh. Oh, so, opo. Sa loob ng 6 na oras, i-manage po natin ito. We will try our best. Kasi kung meron mang gigil magsalita dyan o paliwanag, bibigyan ko muna sila ng airtime kasi kailangan din naman pagbigyan sila. May face-off po ba dito ng Delima Duterte? Imbitado sila pareho. Okay, sige po. Alright, Senator Coco, ito lang po, no? Antabay kami dyan and we wish you the best of luck, no? Sa pag-manage po niyang hearing na iyan. Ito lang po, singit ko lang. Sir, is there
Is there a way o no way talaga maipasa ang National Land Use Act ngayon po 19th Congress? Diyan po, kasi po sa lower house, approved na po yung kanilang version. Diyan po na naman naiipit in the Senate. Eh, ako mismo, Ted, gusto kong maliwanagan kung ano yung objective ng National Land Use Act. Eh. Ito, bigay ko lang sa inyo yung opinion ko. Ah. Kasi ang land use, para sa akin, personal opinion, ang mayroong pinaka-alam kung ano ang proper use ng lupa ay yung mga taong mas malapit sa lupa. Either yung mga nakatira roon o nasa vicinity ng lupa na yon. Kaya ako mismo sa konsepto mismo na sa national level natin idedikta kung paano gagamitin ang lupa, na ang lupa ay nasa local level, yun mismo ang gusto kong itest na konsepto. Actually, that is my approach. Kaya ako mismo gi-interpolate muna dyan sa konsepto ng national land use. Ang problema na hindi na-schedule sa hearing. Ah, madali na yun. Pakiusapan lang natin si Majority Leader na schedule. Pero siyempre, makikiusap din sila na after budget na. So, It's either late November at saka hanggang December. Pwede na po nating pag-usapan niya. Pero kailangan pag-usapan because I need to raise this issue. Ito po ang aking, kasi in the spirit of federalism kasi yan na pede. Opo. That's your take. Yes, sir. We respect that. In the spirit of federalism, yung decentralization, subsidiarity, yung mga ganyang konsepto ba? Opo. Yung mga what is in your locality, opo. As much as possible, ipasa mo na yun sa local leader. Opo, diba? it is in the ideal setup po, no, ng kumbaga po ng kapakanan ng lokal, yung decision. Correct. Nila doon po. Yan po doon sa ideal setup na yung pong lokal ay wala pong business interest sa kalupaan niya. Hindi yun. Ang aking point is ang tamang gamit ng lupa. Mm-mm. Siguro mas may alam ang lokal. Yes po. Kaya nga so yung mga constituents doon, mamili kayo ng tamang leader ninyo, hindi yung puro self-interest ang nasa isip, di ba? yun. So, konektado lahat yan. Sanga-sanga lahat yan. Konektado lahat yan. Patay tayo dyan, Senator Coco. Kung ang pipiliin mo, yung lokal na mayroong mining interest o kaya quarry interest o kaya po, subdivision interest. Correct. And then they control the voters simply because the voters are poor. And the voters rely on their money. That's the problem there sa ilang pong sitwasyon. Opo. Okay. Kami mga pro-federal, ang counter-argument naman namin dyan, mas madali ata magbago ng leadership sa lokal. Yun natin point. Point natin. So, opo. Organization na lang yan. So talagang kung yan ang gusto ng taong bayan, i-organize ang taong bayan. Opo. Madali sa lokal kaysa sa national. Kung makikita mo, actually, ni rin naman natin masasabing walang maling desisyon sa pag-elect sa national. That will be another subject matter po, another discussion. Sige po. Sige po. Sir, salamat Sir Coco. Salamat po na marami. Thank you. Salamat din po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.